meron ako ano eh, meron akong parang naisip na shiz. Yung mga taong super ang ox ng logic, mm-hmm. especially yung mga kaedaran natin, mm-hmm. from ranges to 40 years old hanggang 30 to 40. Ha? 30 to 40, ganun? Oh, no. No, like for example, let's say 16 okay. to 40, yung uh-huh. age range ngayon. Uh-huh. Yung mga mahilig sa computer games, uh-huh. ang taas ng logical skills nila. Uh-huh. Like for example, ako, gusto ko yung The Sims eh. Uh-huh. Gusto ko yung Sim City. Uh-huh. So, mag-iisip ka ng, alam naman kung paano nag-work yung uh-huh. Sim City, diba? Tapos meron namang Civilization. Uh-huh. Mga parang, tas meron pang games na Diner Dash. Mm-hmm. Yung iisipin mo, okay, itong ano to, tas may mga kulay pa. Kumbaga parang iisipin mo rin eh. Tas kumbaga parang matututo ka dun. Oo nga. Meron akong napanood na video sa YouTube. Ano yun? Nandito yun, nakasave sa akin yun eh. Kasi sobrang ang ganda niya. Tas nung sabi mo na mag-guest ako dito, mm-hmm. sabi ko, papakita ko to kay Gerald. Sige. Ano siya? Ito siya. Search lang natin dito. Nakalimutan ko nga yung name eh. Okay. Hanapin ko. Sabi mo. Ano to? Naglo-load siya eh. Tungkol saan ba yan? Sinave ko to eh. Ano? What games are like for someone who doesn't play games? Tas, ah, talaga? Tas, ang galing! Super galing ng topic na to. Ano to? From... Ang YouTuber na to is Razbutan. Talaga? Anong pangalan ng video? What games are like? What games are like for someone who doesn't play games? Kasi ang ginawa niyang case study, yung girlfriend niya. Talaga? Oo. Hindi naglalaro ng games yung girlfriend niya. Tapos pinatry niya. Mm-hmm. Tapos parang... Yan ba yun? Si Razbutan ba yun? Oo, no, yan. Ayan. Super ang galing. Ang galing ng... Oh, teka. Last year. Okay. Ayan, super ang galing ng video na yan. Sobrang natuwa ako dyan. Talaga? Yeah. Kasi oo nga naman. Kasi... Totoo nga, no? Mm-hmm. So like for example, yung complexity ng isang bagay is isipin mo na lang eh, bakit yung mga gamers like for example bote ng pabango. Mm-hmm. Hindi pa masyadong uso yung ganung pabango, yung ipipress mo yung takip. Tapos saka mo iikot para mabuksan. Ulit. Yung, like for example, yung... Bote ng pabango. Bote ng pabango, tapos ipipress mo siya, tapos ititwist mo bago mo siya mabuksan. Mm-hmm. May ganon. Pero sa ating mga gamers, paano ba ito mag-work? Okay, alam ko na. Mm-hmm. Agad. Mm-hmm. Pero yung, for someone na hindi naglalaro ng games, sobrang yung critical thinking... Challenging yun. So parang sabi ko, kaya nung napanood ko tong video na to, sabi ko, sobrang unlocking sense. Sobrang unlocking sense. Like for example, for us gamers, hindi na natin kailangan ng manuals sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Kasi kaya nating i-determine kung paano siya mag-work. Oo nga. Pero versus non-gamers, mm-hmm. na parang sobrang komplikado na sa kanila yung bagay. Mm-hmm. Like for example, yung printer and scanner in one. Mm-hmm. Sa mga non-gamers, paano ito gamitin? Oo. Huh? Kumbaga hindi mo na kailangan. Oo nga. Tama. Diba? Tama. Makes sense. Sa atin, ang isip natin, parang photocopy. Mm. Ganun lang. Instinctual yung ano, yeah. yung mga bagay-bagay. Yeah. For example, ano pa ba yung pinaka the best example? Android. Mm-hmm. Yung mga older people na hindi naglalaro ng games, sobrang, ano sila eh, parang, saan ba dito yung ganito? Mm-hmm. Saan ba dito yung ganito? I-connect mo sa internet. Mga ganun. Pero ako patient ako sa mga ganun. Kasi kumbaga parang, like sa nanay ko, mm-hmm. Nagpapaturo siya sa akin before, actually sa computer pa nga eh. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Hindi ako yung naiinis. Mm-hmm. Kasi unang nakatatak sa isip ko, parang siya yung unang nagturo sa akin paano maglakad eh. Oo. Siya yung nagturo sa akin parang unang magsalita eh. Ba't ako maiinis sa kanya? Diba? Parang binalik ko lang yung favor. Kasi yun nga, parang
sobrang komplikado na sa kanila kasi hindi sila naglalaro ng games. Mm. Sobrang alaking ano nun. Sobrang alaking wow moment sa akin. Yun na napanood ko yung video na to. Oo nga. Ano siya? Makes sense talaga. Yeah. Like, lumabas yung Android, yung pinakaunang Android, yung Gingerbread. Yung maliit pa. Yung Samsung. Mm-hmm. Ayan. For non-gamers, parang, paano to? Asan yung keypad nito? Ganun. Oo nga, diba? Diba? Bawa yung mga IKEA, yung mga a-assemblin. Hirap na hirap sila din sa ano eh. Yeah. Ako, mahilig ako dun kasi unang-una, mahilig ako sa Lego. Mm. Pangalawa, mahilig ako sa games. Mm. Kumbaga parang challenging sa akin na buuin siya. Paano ba to? Kahit walang manual. Oo nga eh. No? Ayun. Oo nga. Ayun yan eh. Ayun yung, kasi by the beginning of 21st century, parang lahat na ng tao alam na yung family computer. Oo nga. Diba? Parang doesn't know family computer. Hmm. Siguro mga taong primitive. Yeah. Pero kung nabuhay ka sa city tapos hindi mo alam yung family computer or let's say hindi mo alam yung boombox or stereo, mm-hmm. Ano ka? Diba? Parang ano ka? Parang wala ka sa society. Saan ka nang galing? Diba? Diba? Parang ganun. So, yun yung matagal ko na rin iniisip yung until napadpad ako sa video na to. Oh, parang okay. Gamer. Paano mag-isip ng paano yung critical thinking ng gamer versus non-gamer. Mm-hmm. So, in-apply ko rin siya sa mga pamangking ko. Yeah, as in super, gusto ko lang malaman kung bakit yung mga bagay-bagay. So, mm-hmm. Let's say for example, sa panahon ngayon ng smart TV and smart super phones, mga ganun na parang laptop na nito 10 mm-hmm. years ago. Kasi especially yung sa akin, yung netbook ko, mm-hmm. Parang ito lang yun eh. Same capacity and power na sila eh. Mm-hmm. Yeah, actually. Tapos, yun niya, nag-testing ako sa mga pamangking ko. Mm-hmm. Alam nila yung, ako hindi ko alam yung Minecraft kung paano laruin eh. Alam mm-hmm. ko lang, okay, pupunta ka doon, okay, ganun. Parang bubuo ako, okay, parang Sims lang. Pero hindi ako na-hook na parang, may critical points pa pala na ganito. Pero kaya kong aralin. Oo. Sila, wala. Instinctual na. Ang galing eh. Pero, meron siya lang weak point. Ano? Buttons. Anong buttons? Bumili ako ng controller. Hmm. Pinaglaro sila ng controller. Oo. Hindi nila alam kung paano. Talaga? As in. Sobrang nakakatawa. Tapos, yung PSP ko, mm-hmm. Yung PlayStation Portable ko, oo. Kinaganan nila yung screen. Talaga? Nakakatawa. Sabi ko, sakto, naging roommate ko si Earl, tapos meron mm-hmm. siyang PS Vita mm-hmm. na pwedeng touch. Touchscreen siya yung PS Vita. Ayun, ano pa nila? Pero yung PSP. Talaga? Oo nga, hindi touchscreen yun. Sabi nila parang, Toto, paano po ito ay gumalaw? Gamitin mo yung D-pad. Ano pa yung D-pad? Directional pad. Up, down, left, right. Saan po yun dito? As in, sabi ko, oh, shes. Kailangan nila matutunan yung pinaka-basic fundamentals ng isang technology kung paano siya mag-work. Oo nga, no? Parang light switch. Paano siya mag-work? On and off. Dalawang buttons. Mm-hmm. Tapos, the more na mas dumadami yung function na, the more din mas marami yung buttons niya. Mm-hmm. Or combination ng buttons niya. Oo. Mga parang, kaya nga natuwa ako dun sa video na yun. Kasi parang, may mga certain commands mm-hmm. sa video game na kailangan mo ng combination ng dalawang buttons. Okay. May mga tao na hindi talaga. Like for example, meron sa video na sinispoil ko na. Oo. Meron sa video. Lang yun, no? Meron sa video na yon na kailangan niyang mag-look around. Mm-hmm. Tapos yung girlfriend niya, hindi niya alam yung concept ng paano mag-look around. So, mm-hmm. ang gamit niya lang, directional pad na parang ang crab. Oh. Gumaganan. Oh. Imbis na gumaganan ka, imbis na nag-look around ka, ginagamit mo yung second... Kumbaga, ASDF ka lang, wala kang mouse. Diba? Oo, ganun. Tapos parang, crab siya. Tapos parang, nakalagay dun sa video, parang, hindi daw alam ng girlfriend niya yung concept ng second analog. Mm-mm. Hindi ko alam kung PlayStation. Actually, ganun ako nung unang ko naglaro ng Counter. Mm. ASDF, ito yung direction. Tapos yung yung pointer, hindi ko pa naiisip na yung pwede ko palang i-ano. Oo.
Kaya nga natuwa ako nung nilaro ko yung Counter-Strike. Mm-hmm. Kasi nag-gets ko siya agad. Kasi una kong na-encounter sa computer yung solitaire. Oo. Like, kaya ginawa yung solitaire para matuto yung tao kung paano mag-drag and drop. Oo nga, drag and drop. Copy and paste. Mm-hmm. Tapos, Minesweeper. Mm-hmm. As in, pati pinball. Mm-hmm. Diba? Parang, paano ba to? Okay, click, click, click. Okay, ganyan, ganyan. O kaya yung, anong tawag dito? Yung mix and match. Mm-hmm. Ihanapin mo yung kapareha sa cards na ganun. Yeah. Paano? Okay, okay. O hover mo dun yung cursor. Mm-hmm. Mga ganun bagay. Kaya parang sabi ko, nga no, ang laking bagay ng pagkakaroon ng ganung experience, gaming experience. Like for example, pinaka the best na yung pinaka basic brick game. Mm-hmm. 'Di ba parang alam mo kung paano yung left, right, up, down, mm-hmm. and execution like A and B or minsan isa nga lang yung button ng brick game, 'di ba? Mm-hmm. Kasi yung brick game basically kinapi lang siya sa Game Boy. Oo. 'Di ba? So parang ako kung hindi mo alam kung paano mag-work ang isang electronics, ibig sabihin hindi ka pa ready ng critical thinking. Mm. Parang ganun for me. Well, hindi man siguro sa hindi ready, pero kumbaga parang may handicap ka. May handicap ka na kumbaga basically you can say that games help enhance critical thinking and problem solving. Uh-huh. 'Di ba? Yung problem solving kasi 'yun katulad nung yung sinabi mo nga yung tawag dito, yung eh sa IKEA uh-huh. o kaya yung sa yung pagbinigyan ka ng bagong cellphone, hindi mo alam paano i-operate. Diba? Yeah. Oo nga no. Well, sa bagay kaya nga siguro din yung mga matatanda hindi marunong mag-operate ng basta-basta. Hirap na hirap parang yung technologically impaired sila. Yeah. 'Di ba? Dahil wala pang video games dati. Yeah. Pwede no? Yeah. Siguro may correlation 'yun. Kasi yung mga bata ngayon, bigyan mo ng Android kahit yung pinaka memorable sa akin yung pangatlong pamangkin ko. Mm-hmm. James pangalan niya. 3 years old naglalaro na siya ng Minecraft. Talaga? 3 years old, nagbubuo na siya ng bahay sa Minecraft. Oo. Na wala namang nagturo sa kanya kung paano pumindot dun sa sa touchscreen. Mm-hmm. So parang ako, so ibig sabihin, yung generation ngayon, sobrang ang bilis ng makakope dun sa technology. Pero yung pero interesting yung sinabi mo na biglang hindi siya marunong pag sa button, sa analog. Yeah. Kasi yun yung era nila eh, touchscreens eh. Oo nga eh, di ba? Yeah. It's, pero I'm sure pag sinabi mo yun, katulad nung kanina, nung nahihirapan ako dun sa Counter-Strike, parang after mga 1 minute, ganito pala. Pero syempre, yung hand-eye coordination mo. Yeah. Yeah, ayusin. Nung una, nakakahilo talaga ako mag-ano eh. Pati ako nahihilo eh. Diba? So parang, teka, mali. Dakas ngayon. Totoo. Kasi actually, tinesting ko lang naman sa kanila kung paano sila magre-react sa controller. Oo. Pero alam kong mapu-pull off nila yan. Mm-hmm. Like for example, nag-install ulit ako ng Left 4 Dead. Mm-hmm. 2. Mm-hmm. Na pwedeng maglaro ng split screen sa isang computer lang. Oo. So ang na-hook sila eh, kasi zombie game tas zombie game. Maganda naman kasi talaga, exciting naman talaga 'yun. Yeah, 'di ba? Tapos hindi rin nila alam kung paano yung Counter-Strike Shiz controls like WASD and mouse and jumps space bar, mga ganun. Ganun din sa Left 4 Dead. Eh. Tapos tinignan ko kung paano. Hindi na talaga alam mag-gets. Mm-hmm. Tapos, until pinalaro ko sa kanila yung Grand Theft Auto. Ah, okay. So parang sila, totoo pa lang ba ito lumingon? Gamit mo yung mouse? Paano may mouse? Ah, okay. Ngayon, nanonood na sila ng movie sa laptop. Gamit ang mouse. Oo. Kasi dati, tatawagin pa nila ako or yung nanay nila. Paano po yung ganyan? Gusto pong manood ng ganito? Ngayon, sige, bahala kayo. Ayan. Mm-hmm. Tapos, yung last na pinaano sa kanila, yun nga yung controller. Mm-hmm. So parang sila, okay, combination ng ganito, ganyan. Mm-hmm. Tapos, syempre,
pinatry ko rin sa kanila yung mga console games like PS1 na siyempre ini-emulate ko na lang yun. Mm-hmm. Although mayroon akong console na as in PlayStation 1. Oo. Pero sira kasi. Okay. Tapos meron din akong family computer. Meron akong family computer, meron din akong Super Nintendo. Mm-hmm. Yung Super Nintendo kay Earl dati yun. Inili ko lang. Tapos, nag-download ako ng mga emulators and ROMs. Legal naman. Tapos, pinalaro sa kanila like Super Mario, ganyan. Hindi nila alam yung concept ng game. Pero yung, alam ni... Yung side-scrolling? Yung side-scrolling kasi alam nila lahat. Parang okay, lahat 3D. Lahat. Yeah. Nabuhay na sila sa panahon ng 3D. Eh. May sa... Na-enjoy naman nila. Na-enjoy nila. Kasi yung ibang sinabi, parang hindi nila ma-enjoy yung ano yung mga bata. Yeah. Pang mga 2013 to, parang hindi nila ma... Hindi na ma-enjoy. Parang hindi na katulad nung dati sa atin na parang, ah, shit, ang ganda nito. Kumbaga, ma-addict ako. Kumbaga, parang sa kanila, ah, okay. Okay, interesting. Pero, hindi, kasi, phenomenon, global phenomenon yung Super Mario Super Brothers Mario. Na yun. Yeah. Diba? So, hindi siya, ngayon, it cannot compete with the simplest of games like, let's say, Angry Birds. Mm. Diba? Parang, ah, okay na. Ah, okay. It was fun. Pero dito ako, mas gusto ko itong Angry Birds. Parang yeah. I think, ang pinaka-the best na sagot dyan kasi limited tayo eh. Limited diba? Tayo before eh. Like, for example, hindi naman tayo pinaambunan ng mga titles ng games before eh. Kasi kung ano lang yung meron dyan, like for example, ang cartridge mo lang dyan, Super Mario, Bomberman, Lode Runner, yun lang yun eh. Kumbaga lalari mo again and again and again and again and again. Sila, App Store, download ng ganito, App Store, pwede ayoko na. May free trial, yeah, diba? Mga ganyan. So, hindi nila naabutan yung era na parang, hindi, kailangan mong masterin ko to. Kasi, yan lang ang laro. Baga parang tayo, before, meron tayong tinatawag na limitation breeds creativity. Eh. Oo. Diba? Na-unlock pa nga natin yung mga 100 lives. Eh. Oo. Okay. Diba? Without, walang internet nun. Oo. Diba? So parang pasa-pasa by mouth. Hindi, ganito gawin mo. Up, down, left, right. Sa kontra, mga ganun. Sila kasi, sa generation kasi ng mga kids ngayon, parang, especially mga, hanggang college nga eh. Surprising ah, na hanggang yung mga college ngayon hindi na alam yung family computer, hindi na alam yung Super Nintendo, PlayStation 1 hindi nila alam as in. Well, hindi ko naman sila masisisi at hindi ko naman sila tatawanan. Ganun talaga eh, hindi, at saka parang sa atin, parang masyado ka namang ganun, kailangan alam nila yung mga bagay-bagay na nga, pinagdaanan mo, di ba? Kaya nga medyo ano eh, medyo dislike ko yung nauso ngayon na let's confuse kids today. Oh. Parang ganyan yung position nila, ganyan din yung position mo dati. Oo nga. 'Di ba? Parang ano, mas magaling ka kasi mas ganto, mas nauna ka. Na, pero hindi, ang mga bata ngayon kaya na mag-YouTube eh. Oo nga. 'Di ba? Kahit basta alam lang nila mag-spell. Okay. A N G Angry Birds. Paano to click? Oo, yun pala, ganun. Dapat gumawa sila yung mga pangbata talaga na, pa, tapos, kumbaga, ano mo lang sa parents. Let's confuse our parents. Diba?